At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Tatlong Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagkaroon nagtrabaho sina Winoda at Wilo sa barangay bilang tagalinis at mabait si Maria sa kanila. Si Maria ay isang kagawad sa lugar na iyon. Isang araw, hinahanap nila ang tunay na ina ni Wilo at Paru-Paru ay huminto si Paru-Paru pero sa barangay ho. At nag-isang uwa ang dumagit kay Paru-Paru. Yun pala ay si Wilila. Nag-anyong uwak siya. Galit na kinain niya ang Paru-Paru. Si Willie Dabal ay pumunta sa barangay hall. At nandun din si Nawelo at Winona. Ate Winnie, bakit nandito ka? Ha? Kasi nang huling hanap namin si Paru-Paru bago siya dinakit ng uwak, dito sa lugar na to siya huminto. Kaya feeling ko, nandito ang tunay nating ina. Talaga ate? Dito? Malapit na nating makita ang tunay nating ina? Sana nandito siya. Kasi dito huminto si Paru-Paru eh. Ay, ikaw nagbahala dito, Oka. Kasi ayoko naman tao na pinipilit kahit mali. Ikaw nang bahala. Wilo, Winona. Ikaw ang ati Winona mo at Wilo. Opo. Magandang araw po sa inyo. Ang gaganda ninyong magkakapatid. Tamang-tama. May handaan na konti. Oo kasi... Araw ng pagkamatay ng asawa ni Ate Maria? Oo, kaya kain na kayo. Hali kayo dito. Kain lang kayo ng konting salusado. Wilo, dito ka. Umupo ka na. Baka mapagod ka dyan. Hindi. Bakit naman ako mapapagod? Tama na nga yan, Wilo. Huwag mo namang supladahan si Jonas. Ikaw talaga. Upo ka na, Jonas. Salamat, pero dito na lang ako. Kapri yan. Ganyan talaga kumain ng mga kapri. Friends na tayo, di ba? Bakit mo ako inaaway? Masama yan. Oo nga. Masama nga naman yan. Kain na. Dali. Gutom na rin ako eh. Kain lang kayo. At marami pa sa labesa. Ang sarap ng pagkain dito, di ba, Milo? Oo nga, ate. Teka, may picture sila. Tignan ko nga. Ha? Winnie! Winona! Ang picture ni Manang Maria. Tignan nyo, sino kasama niya? Kagawad, sino yung kasama nyo sa picture na yan? Opo. Sino po siya? Siya ba? Bakit? Siya ang asawa ko. Alam niyo, matagal ko na siyang hinahanap. Wala eh. Oh my God! Oh my God, mga ate! Siya si Medard. Ang pinakamamahal kong asawa. Leonard, ang pangalan ng asawa niyo, kagawad? Oo. Yan ang pangalan niya. Bakit? Talaga? Mga ate, di ko alam kung maiyak ako matutuwa. Kahit ako, Wilo.
Totoo po ba talaga na Winard ang pangalan ng asawa nyo? Finally, mga ate! Andito na tayo! Nahanap na natin siya! Oo nga! Anong finally? Sino ang nakita nyo? Ano bang nangyayari? Kami pong tatlo. Anak po kami ni Winard. Yung lalaki na kasama nyo sa litrato. Ibig sabihin, kayo ang aking mga anak. Ang mga anak ko. Opo, inay. Kami ang iyong mga anak. Ang tagal na hinanap ka namin. Inay! Inay! Magkakasama na namin kayo. Upo, inay. Upo. Ang mga anak ko. Mga anak. Ay nako, nakakainggit ang mag-iina. Nakakaiyak din. Tinitignan ko sila. Eto, nahanap na nila ang isa't isa. Ang mag-iina, nagkatagpo na sila. At masaya na rin ang beste kong si Willow. Masaya na rin ako. Ay, kahit masungit ka, Willow. Kahit masungit ka sa akin, beste pa rin kita. At kung... pwede lang, bestie. Kundi, ganda niya. Ang tagal-tagal ko kayong hinanap. Saan ba kayo nagpunta, mga anak? Kasi, Nay, sa kabundukan kami lumaki. Kasama namin si Ama. At saka yung kinilala naming ina, si Rilela. Parang pamilyar sa akin ang Ama. Madalas na mabanggit sa akin yan. Ang inyong Ama noon. Siya ang pinakamagaling na mangkukulam sa lahat ng mga mangkukulam. Ha? Siya nga po, Nanay. At pinipilit mo niya kami maging masama. At ganun din. Kaya nga, ginamitan namin ang powers namin ni Ate. Teka. Makasabat nga sa pagsasalita niyo. Mangkukulam kayo kagawad, Maria? Mangkukulam din kayo katulad nila? Nako, Jonas, hindi. Hindi ako mangkukulam. Pero ang mga anak ko, mga mangkukulam. Kasi ang tatay nila ay mangkukulam. Pero kagawad, Maria, sa pagkakaalam ko naman ay di kasi totoo yung mangkukulam. Hoy, kapre. Totoo kami mangkukulam. Gusto mo patikimin ko sa'yo ulit yung powers ko, ha? Kaprika? Alam mo, kaya kong tumakas. Eto sa'yo. Pilingera. Ganun ba? Eto sa'yo. Ha? Oo nga. Mangkukulam ka nga. Oo. Naalala ko na. Mangkukulam ka nga, Willow. Jonas, tumigil ka na. Kalalaki mong tao eh. Tigil ka na. Ina, wala ka bang naalala sa nakaraan ninyo ng aking ama? Meron. Magkasintahan kami ng papamunoon.
at mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero dahil lahi sila naman kukulam, hindi ako tanggap ng pamilya niya. Pero pinaglaban namin ang pagmamahalan namin ng tatay niyo. Ang saya-saya namin ng tatay niyo at tayo. Pero bigla na lang, isang araw, bigla na kayong naglaho, nawala, at naiwan na lang akong mag-iisa. At naalala ko na may kababalaghan na nangyari sa inyo. Kaya di namin kayo nakita. Hindi ko alam kung saan kayo napunta. Talagang may kababalaghan na nangyari sa inyo. Nagalit eh. Mas lungkot ang naramdaman ko doon. Tanging itong litrato na lang ang naiwan sa akin. At itong kwintas na bigay ni Winner. Ito lang ang alaala ko noon sa inyong mag-ama. Pero alam ko na babalikan ako ni Winner. Alam ko na magkakasama tayo, mag-anak. Nay, mangyayari na po yan. At magsasama na po tayo. At matutuloy na yung naputol ninyo na pagmamahalan ni tatay. Mga anak ko, na-miss ko kayo. Ang laki-laki nyo na. Magsasama na tayo. Nakakatakot naman dito. Kakapit akong maigi sa'yo, bestie. Huwag ka masyadong lumakap. Ano ba? Sige, ihuhulog kita dito. Takot nga ako eh. Sana dun na lang ako kay Winona. Ihuhulog mo lang pala ako. Ay, naku po. Ang taas na. Kalalaking tao, tangkad-tangkad. Matatakotin. Paano yan kung nasa panganib ako? Matatakotin ka, hindi mo ako may pagtatanggol. Pagtatanggol kita syempre. Pero sa totoo lang, natatakot ako. Walis lang ang sinasakyan natin. Tumigil ka, ihuhulog kita dyan. Una, titigil na ako. Ayokong mahulog. Baka yung buto ko malagas. Lahat, pag nahulog ako. Huwag ka kasing titingin sa baba. Diretsyon lang ang tingin mo, okay? Malapit na tayo sa kinaroroonan ni Wilila. Okay lang kayo, Nay. Tumigil ka dyan. Sige ka, ihuhulog kita. Diretso lang tingin, sabi. Ang kulit mo naman, Jonas. Ate, dito. Dito na tayo. Ay, naku. Sige, dito muna kayo, ha? Hindi pwede. Sasama ako sa inyo sa pagliligtas sa tatay niyo. Nay, hindi pwede. Kasi mapanganib doon. Baka ano pang mangyari sa inyo doon? Jonas, ikaw ang bahala kay nanay. Kung hindi, lagot ka sa akin, ha? Oo naman. Babantayan ko si Kagawad Maria. Huwag kang mag-alala. Safe siya. Pagbalik nyo dito, andito pa rin kami. Promise. Baga-ada, mag-ingat kayo, ha? Nandito na ako, aking mahal. Mahal na mahal kita. Kaya walang makakaagaw sa'yo. Kahit ang mga anak mo. Akin ka lang, Winard. Akin ka lang. Dali na. Gamitan mo na lang mahiwagang mahiga.
para lubusan nang mawala ang kanyang alaala. Magaling ka talaga. May talino ka rin na konti. Winard, hinding-hindi ka na babalik sa mga anak mo at sa babaeng yon. Ngayon, hihigupin ko ang memorya mo. Ayan, lumalabas na ang itim sa bunganga mo. Ngayon, wala ka nang maalala. Mabubura na ang lahat ng nasa isipan mo. Ngayon, Winard, sino ang pinakamamahal mong babae? Ikaw lang ang pinakamamahal ko, Ulila. Ikaw lang ang mahal ko at kilala ko. Mahal ako kita. Lang, hindi ba? Oo. At para wala nang makapasok dito sa aking bahay, gagawa ako ng panangga. Di ba, Winard? Kaya ngayon, yakapin mo ako. Huh? Yakapin mo ako ng mahigpit. Akin ka lang, Winard. Akin ka lang! Papa! Papa! Nandito na kami! Ililigtas ka namin! Mag-iingat kayo, mga Winard, anak! Winard! Hindi maaari! Mag-iingat kayo! Sa akin ka lang! At wala nang ibang makakaangkin sa'yo! Ako lang! Wilila. Kahit ang mga anak mo! Ito sa inyo! Wilila, tama na! Tanggalin mo na ang galit sa puso mo! Tama na! Hindi pwede! Hindi pwede! Ako lang ang dapat mahalin mo! Ikaw lang. Kayo! Papatayin ko kayong lahat! Kung hindi kita makakasama, papatayin ko ang mga anak mo! Papatayin ko sila! Tama na! Patahimikin muna kami! Di mo sila makakanti. Andito na ako! Ikaw! Ikaw ang hadlang! Minahal kita, Winard. Pero bakit mo ako iniwanan? Hindi mo ako kayang mahalin! Bakit siya? Siya pa! Kahit pinaglayo ko na kayo, wala pa rin nangyari. Ako ang mani, Winard, hindi ikaw. Ako. At hindi pwede. Papatayin ko kayong lahat. Papatayin ko kayong lahat. Tama na, Wilila. Yan ang akala mo. Mga kapatid, ihanda niyo ang powers niyo. Ako lang ang katapat yan. Ito ang sayo. Ano yan? Hindi! 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 Wala na siya. Wala na si Wilila. Magkakasama na tayo nang walang hadlang. Oh, Maria. Salamat at nandito ka na. Mga anak, siya ang tunay ninyong ina. Hindi si Wilila. Alam po namin, Ama. Yes, Papa. Ako po ang magiging asawa ng anak niyo, kung sakali. Ano? Ang kapal ng mukha mo, Caprica? Bata pa ako, ha? Gusto mo ng magic? Baka i-magic ko yung tangkad mo, ha? Joke lang naman, pero liligawan kita. Naging masaya ang pagsasama nilang muli at si Wilila tuluyan na siyang naglaho. May kasabihan, huwag kang sakim sa lahat ng bagay
matutong magpakumbaba at maging mabuti sa kapwa. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang kwento ng inyong Lola Sela. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Tatlong Magkakapatid dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.